Tag na aldaw mga Kayanmar agripreneur. Ito nga pala ulit si Kat para sa sikat sa farm machineries ng Myanmar, Philippines. Sa pagpapatuloy po ng ating series ng ating Solid Kayanmar Agripreneur, ay dinayo naman po natin ng Food Bowl at Rice Granary ng Central Luzon ang Nueva Ecija. At syempre po ang ating Solid Kayanmar Agripreneur na nagmamay-ari ng Rice Combine Harvester sa pinakamalaki at progresibong syudad ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan. Kaya po tara, makipagkwentuhan na po tayo at kilalanin na natin siya mga Kayanmar Agripreneur. Switcher na ngayon ay Solid Kayanmar user sa Cabanatuan na si Sir Enrique Marquez Jr. na mas kilala sa palayaw na Sir Jun. Magandang umaga po, Sir Jun. Magandang umaga rin po. Ayun po. Sir, kailan po kayo nakapag-acquire ng una niyo pong rice combine harvester at kailan niyo naman po naisipan na makakuha pa rin ng Kayanmar Farm Machinery na combine harvester din po? Nung una po, 2015, naglabas ako ng una kong combine rice harvester na sa ibang brand. Tapos after one year po, parang kapos at kulang pa sa kasangkapan. Meron akong mga nakikita kasi na noon na nakakatabi ko, gumigiit din ng kuwan. Parang nagagandahan ako sa performance ng Kayanmar, lalo na pagka yung mahihirap, malalalim ang putik, dapa yung palay. Parang simple lang sa kanya na makuha niya ng maayos yung palay na maisinop. Kaya nung maglabas uli ako, 2000, kung di ako kamali, 16 na yon, Kayanmar naman po ang inilabas ko. Naglabas akong una isa lang. Tapos, medyo parang kailangan pa rin. Puro Kayanmar na po ang nilabas ko, saka hanggang sa isang 514 na traktora. Nagtuloy-tuloy na po yun dahil mainam siyang gamitin, kumbaga hindi ka mabibitin. Maganda ang performance niya, lalo na yung rice harvester. Kung i-compare mo lang sa iba, talagang ahead na ahead siya sa lahat ng bagay. Sir, matanong ko lang po, regarding naman po sa nakuha nating Kayanmar Farm Machineries, ano naman po ang naitutulong nito sa inyong kabuhayan? Paano po ninyo na, since nakapagkuha po kayo ng Kayanmar Farm Machineries, may mga nagbago po ba sa pamumuhay nyo, sa, lalo na po sa negosyo? Halos siya ang naging negosyo ko na, hindi na yung pagsasake. Mas maganda ang income niya, pagka lalo na pagka maganda ang mga palay. Kumbaga, malakas din siyang ipaghanap buhay. Kaya naglabas ako ng lagbas ng harvester. Tapos, tulong naman niya yung traktora para nun maipang traktor namin sa mga bukid na siyang panimula para kami rin ang maka-harvester nun. Ganun. Matanong ko na lang din po, sir. Kanino niyo po ba nakilala si Kayanmar or may nag-recommend po ba sa inyo or kayo po ang naka-discover po? Bali, ang pangyayari, meron akong nakatabi kasi gumigiik yan, Martigisang Banos kami, dapa yung palay. Nauna pa kaming nag-harvest, nauna pa silang umahon. Kumbaga, ang bilis niyang nayari. Ngayon, nagtingin-tingin ako ng kwan, nakakita ako ng parang tarpaulin ng Kayanmar sa highway. Tapos tinignan ko yung may, parang may number siya, tinawagan ko. Ang sumagot sa ma'am sa akin sa head office eh. Doon, babae. Tapos ni-refer niya ako dito kay... May binigay siyang number sa akin, tinawagan ko. Yun pala si Sir Jose na branch manager ng Cabanatuan. Doon na nagsimula yun. Bali, nagkausap kami ni Sir Jose. Nung kwan nagpunta siya rito, nag-usap kami. Gusto ko raw bang maglabas, gusto ko naman kako. Pero kaya nung sumunod na season, anihan,
naglabas ako ng unang Yanmar, parang testing, ganun. Ano naman po ang inyong masasabi sa inyong performance ng harvester niyo po? Ay, napakaganda po ng performance. Talagang ang performance niya, yung hindi ka pahihirapan sa kanya. Kumbaga talagang konsuelo na gamitin siya. Maraming salamat po, Sir Jun. Ngayon po, Sir, hingan ko po kayo ng konting mensahe para sa mga kapwa niyo po masisipag na magsasaka at mga future magiging solid Yanmar agripreneur kagaya niyo po. Maititip ko lang, ma'am, sa mga kagaya ko na gustong maglabas o maghanap buhay ng harvester dahil pwede naman talagang pagkakitaan. Maging maalaga lang para noon yung kating kasangkapan, humaba rin ang buhay, lalo naman sa mga langis niya, yung sundin, yung tamang pag-change oil, yung nasa tamang oras. Tapos talagang yung dapat na langis at saka yung mga oil filter, hydraulic filter na huwag gagamit ng basta-basta lang na nabibili sa labas na baka sa halip na makatulong na bagong change oil ka nga, lalo pang makasama sa kasangkapan natin. Kaya ma'am, ito, yung mga unit ko, talagang alaga ko sila sa pagmimintina, ganun, para humaba yung lifetime service niyang tinatawag. Ganun, ma'am. Sir Jun, maraming salamat po. At ano naman po ang inyong mensahe para sa mga gustong mag-avail po ng inyong serbisyo, ng inyong harvester at tractor na rin po? Para po sa lahat ng gustong mag-avail ng aming serbisyo ng, sa pag-aani ng palay sa mga bukid, kontakin nyo lang po ako sa number na ito o kaya po puntahan nyo ako sa aming barangay na Barangay Palagay, Cabanatuan City, Yanmar, the farmer's choice. Ayan, mga Kayanmar agripreneur, para po sa pagpapatuloy ng ating episodes, i-follow niyo po kami at mag-subscribe sa aming YouTube channel, pati na rin po sa aming Facebook page. Hanggang sa susunod po nating sakahan at anihan, dito lang po yan sa Yanmar Agripreneur for Sustainable Future. Ako si Enrique Marquez Jr., taga Barangay Palagay, Cabanatuan City, solid Yanmar user. A sustainable future. Yanmar.